Hi, magandang gabi po mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. I hope sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan. Ito po ang inyong lingkod, Biyernes po ngayon. Ito po yung ating regular na Capital Report tuwing Biyernes. But as you all know, every day we give you updates, no? Ito pong Biyernes, ito yung every week na reporting natin. Bago tayo magpatuloy, mga kababayan, ako po ay nakikisuyo sa inyo na please share this broadcast to your friends, family, and neighborhood. Especially sa mga kababayan natin, ang ating mga barangay official ay nanotipikahan na na sila ay manood sapagkat marami tayong, may bad news tayo, pero marami rin tayong good news. At may mga direktiba na importante sa kapakinabangan ng ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila patungkol na sa pagbibigay ng mga ayuda ng inyong pamahalang lungsod. At nakikisuyo ako, lalo na po sa mga mamamayan natin na please share this broadcast. And para po madire-diretso natin at mapanood ninyo yung buo, yung mga paliwanag at mga direktiba, please stay with us, continue watching, and para isang sagot na lang po sa lahat ng inyong katanungan sapagkat marami po sa ating mga kababayan na nagtatanong sa atin ng mga bagay na nasabi na natin at naipaliwanag na natin para hindi tayo masyadong kumonsumo ng iba pang oras, well, in our own little way. Gusto namin sagutin lahat ang inyong katanungan, kaya tuwing mayroon kaming broadcast na ginagawa dito sa City Hall, ay amin pong ipinaliliwanag ang lahat. Para po na sa ganoon ay maliwanag sa ating isa't isa dahil ang nagsasabi ng tapat ay nagsasama ng maluwat. Kaya po mga kababayan, please share this broadcast now with your friends and ask them to stay. Dahil marami po sa ipaliliwanag ko ngayon ay kapakinabangan ng ating mga kababayan sa dalawang bagay. Una, pangkalusugan dahil sa kinakarap nating COVID-19 virus crisis. Pangalawa, yung mga ayuda at mga pamamaraan ng inyong pamahalang lungsod na nangyari the whole day today. So mga kababayan, let me start with telling you and giving you information. Ang bad news, mga kababayan, 33 po ang nag-positive ngayong araw na ito na mga kababayan natin taga-lungsod ng Maynila. 33 na bagong pasyente na positibong lumabas ang kanilang test result. As you all know, we've been conducting mass testing and we believe with mass testing, the more numbers that we can see. No? Because we don't want to hide the numbers. We don't want to, imbang parang mukhang okay lang, pero hindi naman okay talaga. Kaya through testing, doon natin masisiguro ang kapakanan ng higit na nakakarami na kung saan maiiwas natin kaagad yung may mga sakit at mailayo sa kapahamakan ng kanilang mga mahal sa buhay, kakilala at kaibigan at kapitbahay, no? O sa komunidad. 33 po. So ang total natin ay 412 na po ang COVID positive virus sa ating mga kababayan. At doon naman sa PU ay probable, meron tayong additional na 100. So ang total natin ay 459. Sa PU ay suspect, no? Nadagdagan tayo ng 45. No? Kaya may total tayong 111 na PUI, suspected PUI, and 459 probable PUIs. So sa inyong mga screen, makikita ninyo na ang patuloy na paglago ng COVID-19, particular na sa Sampaloc area at Tondo area. Hindi po tumitigil ang pagdami ng positibo sa Sampaloc at sa Tondo. At higit sa lahat sa buong Maynila. Kaya po mga kababayan, paulit-ulit namin pinanunawagan sa inyo,
huwag niyong gamitin ang quarantine pass para lang lumabas ng bahay. Ang quarantine pass ay binigay sa inyo para makapamili kayo ng mga kakailanganin sa bahay at for emergency purposes. Pero kung yan ang magiging lisensya ninyo para lang tumambay sa labas at gumala ng gumala, hindi po yan nakatutulong sa krisis na ating kinakaharap nating lahat, mga kababayan. Kaya po, nakikisuyo ko sa inyo na talagang kailangan ng konting disiplina. Kusang disiplina. At the end of the day, kayo-kayo din at mga mahal nyo sa buhay ang mahahawa at maaari mamatay sa COVID-19 virus. Ulitin ko, ang COVID-19 virus ay hindi naglalakad. Tao ang naglalakad. Ang COVID-19 virus ay nakamamatay. Ulitin ko po, no? Nakamamatay. Ang COVID-19 virus, walang gamot. Ulitin ko po, ha? Wala pong gamot. Kaya nakikisuyo ko yung mga napapabalita nagiinuman, nagsasabong-sabong, bingo-bingo, basketball-basketball. Iba pong panahon ngayon. Total naman po, ay kayo ay may mga internet, no? Siya sa atin ninyo ano nangyari yung Spanish flu pandemic at iba bang pandemic na naganap sa buong mundo. Noong araw, wala pang bumabiyahe masyado na tao. Ngayon, mas maraming tao ang nagpapalit-palitan ng lugar. Naglilipat-lipatan. Kaya mas malaki ang chance ha, nalagpasan natin yung dinulot na perwisyo ng pandemic, particular na noong 1920. So, iyan po'y paalala lamang, mga kababayan. Because kahit anong pagsisikap ng tao sa gobyerno at ng inyong barangay at ng mga frontliners natin na nagkakasakit na rin, mga doktor at nurse, hindi po titigil yan. At hindi po magiging normal ang buhay natin. At kapag ang gobyerno ay nag-fail, hindi nagtagumpay ang pamahalaan, wala na po kayong sasandalan. At lalo lang tayo mapapariwara lahat. So, yan po ang masamang balita. At araw-araw na lang, masama ang balita pagpatungkol sa pagkakahawa-hawa ng mga tao. At pare-pareho ring lugar, halos araw-araw. Ibig kong sabihin, talaga pong marami pa rin hindi sumusunod sa ating quarantine na tinatawag. Kaya po sa inyo mga kababayan, makisuyo lamang, nasa mga palad at kamay ninyo ang ikabubuti nating lahat. Kahit po hindi na matulog ang gobyerno, kahit na ano pang pagsisikap ng gobyerno, at the end of the day, it boils down to you. So, yan po mga kababayan. At nais kong ibalita naman sa inyo ang mga mapapalad na nangabuhay, nangaligtas, no? Na dating positibo ay naging negatibo na po at gumaling na sila. 56 po sa Maynila ang gumaling na. 38 po sa Santa Ana, 17 sa private hospital at isa sa San Lazaro. At yung ating pong bagong tatag na DQF o Delpan Quarantine Facilities para sa mga PUI na inilagay natin doon para mailigtas natin ang kanilang mga mahal sa buhay sa pagkakahawa-hawa. Kanina po ay may nagpositibong 6 at pinadala na po natin sa NAS o yung pinagawa ni Pangulong Duterte na Ninoy Aquino Stadium COVID-19 center dyan sa may Harrison Plaza area. No? Nagdagdag tayo ng pasilidad para sa lungsod, kaloob ni Pangulong Duterte. O ngayon, mga kababayan, gusto ko lang po ipaalam sa inyo ang mga nangamatay na. Ang COVID-19 positive patient na namatay sa lungsod ng Maynila ay 47. Ulitin ko, no? Ang gumaling mo, 56. Ang namatay, 47.
yung positive na PUI, na COVID-19. Ang PUI naman na namatay ay 87. So mga kababayan, no? 134 more or less namatay sa COVID-19. 87 are PUIs, 47 are COVID-19 patients. 56 lang po ang gumaling. Kaya inuulit-ulit ko, nakamamatay po ang COVID-19. At ito ay walang pinipiling katayuan sa mundo o sa ating syudad o sa bansa. Mayaman, mahirap, middle class, nakapag-aral hindi, may kapangyarihan wala. Lahat ay posibleng mahawa. Pero para hindi tayo mahawa, oh, dapat lahat kayo nakamas. Nagpadala na po ako ng mas sa inyo. Ha? Yung mga may quarantine pa sa bawat barangay. O, kung meron man kayong mga ibang mga mask, gamitin nyo na po o, para mas lalo ang makaiwas kung kayo ilalabas para bumili ng inyong mga kakailanganin sa loob ng bahay. At may payo ako, kung kayo'y namamalengke, huwag na po kayo mamalengke araw-araw. Ang payo ko lang, pwede naman kayo mamalengke ng pangdalawang araw para mamalengke ka ngayon, bukas hindi ka mamamalengke. Kasi the more kang lumalabas, the more kang na-expose. At pag na-expose ka, dadali mo yan sa loob ng bahay mo. At hindi ko alam kung kakayanin ng iyong konsensya na ikaw ang naging dahilan sa pagtambay-tambay mo sa labas na naging kapahamakan ng iyong mga mahal sa buhay. Alam ko na mahal niyo ang inyong mga magulang, mahal na mahal niyo ang inyong pamilya. Pero sa ginagawa natin pagtambay-tambay sa labas ay hindi yan nagpapakita ng pagpapahalaga at pagmamahal sa inyong mga kapamilya sa loob ng bahay. Okay? Now, having said that, your city government continue to do mass testing, swab testing. Today, 1,700 na po na individual ang ating na swab testing. At kanina, nakipagpulong ako sa mga individual, no, sa Angkas, sa Abuitis, kila sa grupo po ni Secretary Concepcion. Nagano po kami, nagpulong-pulong kami dahil next week magkakandak tayo ulit ng mass testing sa loob ng isang araw. At aabisuhan namin kayo kung saan po gagawin ito. Ito naman po, ang gagamitin naman natin ay rapid testing kit na pinayagan na ng FDA, approved na ng FDA at pinayagan na ng DOH. So, while we do the gold standard, ang gold standard po yung nakikita nyo sa screen na ginagawa ng lungsod. Ayan po talaga sigurado, 99.9% yung resulta niyan. No? Yung swab testing. At kapartner natin dyan, ang national government, kalang mga hospital at mga private hospital. So, ulit mga kababayan, konting ingat, please stay home, stay healthy, and stay safe. Ngayon po, mga kababayan, ito na po yung mga mahalagang update. Ha? Una, yung sinabi ko kagabi, no, na as of yesterday, meron pong panibagong, what do you call this, reconsideration. Ibig sabihin, yung nabigay na po nating kakaf, no, base sa ipinasa sa ating listahan ng mga barangay, ay meron pa rin hong hindi nabigyan. So, inallow namin yung reconsideration letter na request ng inyong mga barangay. At ang una natin nabigyan dyan ay 19,000 sa reconsideration letter. No? Nabigyan natin ng 19 million pesos. At isinaad na namin sa inyo kung ano yung mga barangay yun. No? At after that, may sumunod na sets of reconsideration letter from different barangays. Ang total of 22,000 more or less na bagong reconsideration letter. Kagabi, ipinaliwanag ko sa inyo na ang pera na lamang ng lungsod ay almost 13 million doon sa inappropriate nating 591,500,000 na kakaf. No? So, hindi natin kakayanin yung 22,000
dahil kulang na ang pera. Okay? Pero meron tayong 13 million. So, in-accommodate natin yung 13,000 na pangalan o pamilyang hindi pa nabigyan ng kakap base sa isinumiti sa amin ng inyong mga barangay officials. Okay? Ngayon, mga kababayan, just to let you know, na-accommodate po natin today, galing sa lumang pera, sa lumang appropriation, is 12,772. At nais kong malaman nyo na binigyan natin sila ng 12,772. And please bear with us, babanggitin ko sa inyo ang mga barangay number at yung kanilang additional, no, na request. Barangay 4, additional request 76. Approved. Lahat ito nabigay na. As we speak ngayon, ha, naibigay na po lahat sa kanila to. Okay. At may paliliwanag pa rin ako mamaya. Barangay 4, 76. Barangay 39, 202. Barangay 42, 89. Barangay 58, 157. Barangay 66, 33. Barangay 67, 560. Barangay 68, 159. Barangay 71, 552. Barangay 72, 245. Barangay 102, 211. Barangay 109, 390. Barangay 110, 320. Barangay 130, 340. Barangay 2, Carlos Jesus, 300. Barangay 3, 333. Barangay 20, 1,774. Ito po yung mga taga-parola na mga hindi pa nabigyan. Nakuha na po ng inyong chairman yung 1,774 times 1,000 is 1.7 million na karagdagan sa parola Tondo Barangay 20. Opo, sa mga kababayan natin dyan na nagsumulat sa akin at nag-message sa akin, hindi pa nabigyan, pwede nyo na po makuha doon sa kay chairman. Barangay 34, 150. Barangay 37, 401. Barangay 41, 84. Barangay 48, 51 families. Barangay 54, 80. Barangay 55, 203. Barangay 57, 215. Barangay 77, 76. Barangay 83, 186. Barangay 86, 256. Barangay 96, 219. Barangay 97, 73. Barangay 98, 103, 103 families. Barangay 122, 149. Barangay 131, 170. Barangay 143, 32 families. Barangay 33, 38 families. Barangay 75, 71. Barangay 112, 417. Barangay 123, 616. Okay. Total of 9,331. Next page. Barangay 148, 138 families. Barangay 153, Barangay 153, 90 families. Barangay 159, 110. Barangay 244, 30. Barangay 264, 70. Barangay 156, 105. Barangay 166, 29. Barangay 173, 144, 144. Barangay 174, 100. Barangay 186, 67. Barangay 192, 53. Barangay 198, 62. Barangay 199, 152. Barangay 202, 38. Barangay 206, 215. Barangay 212, 54. Barangay 220, 154. Barangay 226,
105, Barangay 229, 50, Barangay 236, 22, Barangay 247, 38, Barangay 256, 40, Barangay 184, 69, total of 1,930. Next, Barangay 292, 38 families, Barangay 312, 241 families, Barangay 334, 180 families, Barangay 335, 206 families, Barangay 338, 60, Barangay 387, 60, Barangay 268, 118, Barangay 317, 85, Barangay 318, 49, Barangay 354, 109, Barangay 356, 51, Barangay 392, 121, Barangay 313, 193, total of 1,511. So, ang total po niyan ay 12,772. Ngayon, mga kababayan, ito naman po. Sa ngayon, as of 5 o'clock today, there are about 26,179 families na. Kagabi, 22,000. Ngayon po, 26,179 families. So, wala ng pera. Kasi ubos yung 13 million. Ito yung binigay natin, 12.7 million. O ngayon, mga kababayan, ano po ang mangyayari sa 14,000 families pang natitira? Tama po ba? O yun ang dapat natanungin ninyo sa inyong mga isipan. Paano kami, Mayor? Baka napapabilang kami dyan sa 14,000. Okay. Eh, wala ng pera. So, mga kababayan, kanina po, nais kong ipaalala sa, nais kong sabihin sa inyo, katulad ng ipinangako ko kagabi, hayaan ninyo, maggagawa kami, kanina madaling araw, natapos naman ho namin. Sumulat po ako sa Konseho ng Maynila sa pamumuno ni Vice Mayor Hany Lacuna at ni Majority Floor Leader Joel Chua na magkaroon ng special session today. Kasi po, ang session lang ng Maynila, ng Konseho, Monday and Thursday. So, sumulat ako kung saan sa maraming bagay. At ang isa rito, ito pong pinaliliwanag ko. Para mapapanatagpa natin yung 14,000 families na hindi sinakop, hindi nasakop, bagamat sobra na yung aking allotment na ginawa. Dahil ang goal natin, 568 families, ang inappropriate natin, 591,500 million para sa 591,500 families. So, ibig sabihin, excess na tayo. No? Sumobra-sobra na. So, wala ng pera, ubos na. Kasama na rin yung mga sinoling pera ng ating mga barangay officials. O, ngayon, mga kababayan, mabalik ako doon sa special session. Gusto ko pong ibalita sa inyo, mga kababayan. Kagabi, nakahanap ako ng pamamaraan. Nag-review kami ng budget at nakakita po kami ng 20 million pesos. Gusto ko pong ipaalam sa inyo, kanina pong mga alas 8 ng gabi, approved na po at pinirmahan ko na ang bagong ordinansa as a matter of amendment of the CACAF 2020. Kung saan, ito po, babasahin ko sa inyo, I think si Julius may kopya nito, ano? Ordinance number 8630, an ordinance amending ordinance number 8625, by herein supplemental budget number 04 series of 2020 augmenting the amount of allocated for the city amelioration crisis assistance fund or CACA in the amount of 20 million pesos. Ayan. Ibig sabihin, yung batas na ginawa natin last week na pinakinabangan ng tao this week, inamendan po natin this Friday, today. Maraming salamat kay Vice Mayor
Hani at kay Joel Chua na Majority Floor Leader at Konseho ng Maynila. At naaprobahan today. Pinirmahan ko po kanina mga alas 9 ng gabi. Bukas po ipapublish. No? Ipapublish po yung bukas. Ano? Bukas po ipapapublish, lalabas po siya ng Linggo sa dyaryo. Okay. Paglabas ng Linggo sa dyaryo, Lunes, effective na po siya. So ano pong ibig sabihin, mga kababayan? Yung 14,000 na natitira pa, as we promise you, as our commitment, walang maiiwan, pipilitin natin maakap lahat, no? Ay kaya na nating yakapin sa Lunes. Mga chairman na nanonood, sa mga isinabmit ninyo na reconsideration letter at kayo natabilang sa hindi, kayo hindi napabilang para sa ngayong natitirang 13 million, sa Lunes po makikipag-ugnayan sa inyo ulit ang inyong pamahalaang lungsod para ma-release naman natin yung ating konting ayuda sa natitira pang 14,000 families amounting to 14 million. Okay? So maliwanag po mga kababayan ha. So yung mga nagme-message po sa akin na bakit sila walang kakap, bakit hindi sila nailista, and so on and so forth. Ako po, basta po kung ano sinumiti sa amin, sobra man at isinuli, maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa Diyos. Umiiral ang katapatan sa atin. Isinumiti sa amin, kulang man, pinayagan naming i-reconsider by your barangay official making a list na hindi na serban ng cut-off 2020 o 1,000K bawat isang pamilya. Yun po, mga kababayan. Problem solved again. But it will happen on Monday. Okay? Mga kababayan. So, konting tease na lang. Basta po, hanggat kaya kong gawa ng paraan, gagawin po natin ng paraan, mga kababayan. Sumunod, mga kababayan. May nagsuli na naman po na 24 na barangay amounting to as of 8 p.m. no? Amounting to 1,046,000. Ayan, magagamit din natin 'yan para sa Lunes. At baka ito, yung 1 million na ito, pwede na namin i-accommodate yung ilang pang barangay kasi sayang naman kaysa matulog lang yung pera dito sa amin, ayan naman inilaan namin para sa inyo para magamit nyo ngayon sa lalong madaling panahon. So, ipaplastada na lang namin itong mga nagsoli ng pera, ano? Nagsoli sila, ipaplastada namin mamaya sa aming Facebook para naman mapasalamatan ninyo yung ating mga chairman na naging tapat sa kanilang tungkulin. No? Okay. Ngayon mga kababayan, ito na po yung another good news. Maalala nyo mga kababayan, yung ating food box tuloy-tuloy pa rin ho yun, ano? Kaya hindi po yun titigil dahil hindi pa nami-meet yung ating goal, no? Na 350,000. But be that as it may, na-offset na nga natin ng 1,000 pesos. More than double noong nakukuha ang food box. Ngayon mga kababayan. So tuloy-tuloy pa rin ang food box. Today, modesty aside, your city government saw the scarcity of supply a few weeks ago because of the effects of the COVID-19. Ngayon mga kababayan, having said that, ang inyong pamalang lungsod sa maliit naming kaparaanan ay nag-imbak po kami ng bigas. At kami nakipag-ugnayan sa National Food Authority. Ang inyong pamalang lungsod 2 weeks ago ay bumili ng 50,000 sacks of rice. Nag-order ako ng umaga, nagbayad tayo ng tanghali. More or less about 67 million pesos. No? At dahil doon, dahil tayo nagbayad agad, unti-unti tayong nag-draw ng bigas sa NFA at ini-imbak natin para sa susunod na tranche na konting ayuda
ng ating pamahalang lungsod sa inyo. Maibsan lang ba? Pakunti-kunti. May mapaghaharimunan lang tayo. Dahil ipinagkakasya ko lagi ang pera natin dahil hindi kaila sa inyo. Ang Maynila is the most dense city in the Philippines. Ulitin ko, no? Sa salitang Tagalog, merong 70,000 na tao sa bawat isang square kilometer. Pag tinignan nyo sa mapa, yung ibang syudad, mas malaki sa atin sa lupa. Pero ang Maynila, katamtaman lang ang lupa, pero sa bawat isang 1 square kilometer, merong 70,000 na tao. So talagang napaka-challenging ng Maynila. Napakahirap talaga. So be that as it may, mga kababayan. Today, ngayon at bukas. And hopefully bukas tapos na. And the most Linggo. Okay? Sa mga chairman na nanonood, no? Nais kong at sa mga taong bayan na nanonood. Kaya po, importante kanina ang billing ko sa umpisa pa lang, ha? Importante kasi may isa pa akong announcement na napakahalaga rin, no? Napakahalaga, lalo na sa mga senior citizen. Abangan nyo mamaya. Ito muna yung bigas. So, nag-order ako ng 50,000 sacks of rice. Times 50, that is 2.5 million kilos of rice. Ang good news, in 2 weeks, nasa atin na po lahat. Kagabi, natapos na at nasa atin na lahat. Yung 50,000 sacks of rice. O, ngayon. Today, nag-umpisa na po kami mag-deliver sa inyong mga barabarangay. Ayan po, makikita ninyo. Ito po ang rule. Lahat ng pamilya. Ito po, ha. Kung ang 2.5 million, ha, kaya hindi pwedeng wala eh. Imposible po lagi ang wala. Kasi lagi kami may pasobra pa nga. Pero ito ang sitwasyon dito. Mas maraming sobra. Kung ang 2.5 million, ha, i-divide natin sa 3 kilos, no? That is about more or less 800,000 families. Tama ho ba? Correct me if I'm wrong, ha? Please comment in your just a chat area. Tingnan ninyo, ha? Bumili tayo ng 50,000 sacks times 50 kilos, that's 2.5 million kilos of rice. Now, ang sabi ko, ang tagubilin ko sa mga barangay official, bawat isang pamilya dapat makatanggap man lamang ng 3 kilong bigas. Dahil ang bigas ay napakahalaga, no? Minsan, kahit wala kang ulam, basta may kanin, basta may bigas. Yan ang laging sinasabi sa akin ng nanay ko. Kaya talagang worst comes to worst, bumili tayo ng bigas, no? So, 3 kilo per family. Kung kayo'y sumusubaybay araw-araw, no? Kung kayo'y sumusubaybay dito sa ating mga updates, mga nagaganap, magaganap sa lungsod ng Maynila, magkaka-idea kayo na lumagpas na po tayo ng 591,500 families. Kasi bakit? Nag-appropriate nga po ng bago eh. So pagpalagay na natin, no? Pagpalagay na natin just for the sake of conversation, para lang tayo nagkukwentuhan, ha, mga kababayan. Kaya lang importanteng mapakinggan nyo ng maayos, no? 600,000 mahigit. Tama ho ba? Ang pamilya sa lungsod. Okay? Eh, 3 kilo, sabi ni Mayor. Eh, 2.5 million kilos yun. Oh. Di lumalabas, 800,000 families. Tama ho ba? More. No? So, ibig sabihin, walang pamilya ang maiiwan. Unless again, malina naman ng data ang binigay ng mga barangay. But ang assumption ko, nagkaroon na tayo ng reconsideration. Ibig sabihin, tama na yung binigay ng barangay official. Kaya po, at least sa Diyos at sa sarili ko, kaya kong sabihin,
walang hindi mabibigyan ng 3 kilong bigas sa bawat isang pamilya na nasa lungsod ng Maynila. So, ang kategorya ha, pamilya. Ibig sabihin, botante, hindi botante, dapat bigyan. Dapat na itala. Walang pipiliin. Kalaban sa politika, hindi kalaban sa politika, walang pipiliin. Walang asul, walang kahel, walang dilaw, walang pula. Ang pairalin natin ay pagmamahal at malasakit sa kapwa. So maliwanag mga kababayan ha, maliwanag na maliwanag po tayo ha. Sobra-sobra pa yung in-order natin. At kung may sobra dyan, itatabi natin. Saving for the rainy days. So maliwanag po. So ngayong araw na ito, naka more or less 200, ilang barangay tayo today? 92. Ayan, 292 barangays ang nabigyan ngayong araw lang na ito. Ha? Nagsimula yan alas 9 ng umaga at umulan pa ho kanina. Natapos yan alas 8 ng gabi yung operation namin. No? Ang nakuha na, ang nabigyan na is 292 barangays in one day. In one day. Tomorrow, lalaki pa yan. So, ang feeling ko po, the way yung pagkinuwenta ko yung time in motion from point A to point B, ang pakiramdam ko, ha, ay matatapos tayo bukas o mananghali ng Linggo. So, ang pag-iusap ko lang sa mga barangay chairman, mga kagawad, secretary treasurer, makisuyo lang. Salukin nyo na po kagad yung bigas. Sana po tularan ninyo ang pamahalang lungsod. Kapag nandyan na yung supply, deliver na. Yun lang po ang pakisuyo ko sa inyo, mga barangay official. Anyway, ito na may kapakinabangan ng inyong mga nasasakupan sa bawat barangay. So kung ngayong araw lang na ito, ang nadali natin is 251,861 families para sa rice. That is amounting to 15,291 kabans o 50 kilos na bigas. Ayan po ha, mga kababayan. Para lang po properly guided kayo. So pag may natanggap kayong bigas, ayan po yung galing sa pamahalang lungsod. Ang magre-repack po niyan ay ang inyong mga barangay official. Okay, maliwanag mga kababayan. Sana po na ipaliwanag ko yung pati mga detalye ha. O, sana po. O, basta po pipilitin ko lagi sagutin ang inyong mga katanungan. Okay. O ngayon mga kababayan. Pangatlo, pangilang, pang-apat na good news na. O, ito naman. O, sige. Mga kababayan, dumating na po ang tulong na binigay ni Pangulong Duterte. Kagabi, nakuha na po ng inyong pamahalang lungsod ang halagang 292,600,487 pesos. Kung kayo po ay sumusunod sa mga ibinabalita ng Malacañang na ang bawat local government unit sa buong Metro Manila will receive a financial assistance galing sa national government, Office of the President. No? Yung 292 million, ano naging basihan? Kung magkano yung IRA namin or IRA natin sa lungsod, tinumbasan ni Presidente ng isang buwan na allotment. So, buo pa rin yung IRA natin, nadagdagan pa tayo ng isang buwan. So, that's 292 million. Okay. Ngayon, mga kababayan, nung binigay sa atin kahapon, kagabi, nakuha na natin, meron po siyang menu. Ayan po, ah, menu. Para saan lang pwedeng gamitin. Kasi, kung pwede ko itong ibigay sa inyo ng cash, I would love to give it to you, cash. But, under the rule, hindi po. Ito raw ay kailangan gastusin lamang, yung 292 million, para sa tustusin upang labanan ang COVID-19. Particular sa mga medical needs. Now, fighting COVID-19. Test kit, PPEs, gamot, and all other supplies needed by our hospitals with regard to fighting COVID-19 virus crisis. So, maliwanag mga kababayan. So, naipasa po kanina
Dahil kagabi, nasa atin yung pera, kasama sa nirequest ko kanina sa Konseho ng Maynila na i-appropriate agad. At ito na po yung ordinansa. Ganun din, bukas, order tayo ng publication, Sunday, publish ito, effective na to Monday. So, ano po yan? Ang mga, an ordinance, ito po ah, babasahin ko po. An ordinance authorizing the supplemental budget number 3, series of 2020 to appropriate the Bayanihan grant to the City of Manila in the amount of 292,600,487 and for other purposes. Ayan po. Oh, maraming salamat ha, Pangulo Duterte. Thank you very much. O ngayon, ito na po ang mga item na bibilhan natin. Ha? Implementing office, Office of the Mayor, Department of Social Welfare Manila, Manila Health Department, Manila Risk Reduction Management Office, MOE, lahat sila sa MOE, tapos Manila Department, Manila Health Department. Ha? Ito po ang mga bibili natin, medical equipment. O, lalo na nagpapahanap ako yung mobile x-ray kasi kailangan yun sa COVID din para yung pasyente hindi na yung posibleng pasyente ay hindi na palakad-lakad sa ospital, no? Medical equipment 72 million. Other supplies and materials expenses 10,900,000. Medical and dental laboratory expenses 69,700,000. Welfare goods expenses 95 million. Welfare good expenses 45 million. So ito po, welfare goods, medical supplies and medical equipment. O yan po yung binigay sa atin ni Pangulong Duterte. Nagawa na po yung ordinansa. Okay? So I hope malinaw po yan sa atin. Ngayon, mga kababayan, ayos ko naman. Oh, ito naman sa mga lolo ko, mga lola. Okay. Mga lolo't lola ko. Okay. As of today, please share this, information. I need you to share this information simply because para mas marami pong nakakaalam at nabibigyan ng tamang giya or information. As of today, we have delivered our city senior citizen pension program. Yung pinangako ko po sa inyo. No? At ang may tangan-tangan na po ng ganito, yung ID na ganito, na may ATM, is 14,000 senior citizen. Okay. Yan na, 14,000 senior citizen. Ang may hawak nito. So, ibig sabihin, marami pang wala. Okay? Yung 9,000 o 14,000 nakatanggap ng 1.5. Ito po, nakatanggap ng 1.5. Nung isang araw, kahapon, kagabi, nakatanggap ng 1.5. Yung 9,000 o 14,000. Dahil yung 5,000, sila po yung unang nabigyan ng card nung Enero at nagbigay na sa kanila ng Enero at Pebrero na monthly allowance ninyo galing at kaloob ng Pamalang Lusod ng Maynila. Yung 9,000 na bago, yun yung binibigay nating card pero natigil dahil tinamaan tayo ng COVID-19 crisis. So, total of 14,000 cards. Okay? So, thank you very much. At least, because of this system, we don't need to meet you. Automatic, pagpasok namin ng pondo sa account na yun, tugs. Wala na. Nasa card na lahat ninyo. Which is, I was hoping, kung natapos natin ito, but that's water under the bridge, kung natapos ito ng nabigyan lahat, hanggang sana mamigay ng tulong. But, be that as it may. So, okay na po yung 14,000, ha? Okay na po. Mga kababayan, please share this information. Kasi importante na magkaliwanagan tayo. Today,
Actually, kanina madaling araw, no? Tinatapos namin. Para sa kaalaman ninyo, base sa usap-usapan, no, ibig sabihin no, chismis ang lakad nun, ang City of Manila daw ay may 150,000 na senior citizen. Siyempre, nung ako na po ang naupong mayor, no, gusto kong linisin yung database ng OSCA. No? For so many reasons. And there are two important reasons. Una, upang ang inyong gobyerno ay maging epesyente at mangalaga ng pera ninyo. Dahil, kung mababalitaan ninyo, at kung maaalala ninyo nung nakaraang halalan, baboy na baboy yung database ng OSCA. Dahil may namimigay noon na 500 na politiko sa bawat senior citizen. At marami pa doon, binutas pa yung lumang card nila. So, madaling salita, ginamit yung sa politika. At yung database na yon ay hindi totoo. Ibig sabihin, may duda ako. Yun naman, iduda ko lang. No. True enough, no, mga kababayan, true enough. Sa initial na pagrikisa namin nung Hulyo, Agosto, Setyembre, lumalabas, marami pong mga pangalan ng lolo't lola natin na ginamit yung pangalan sa kabilang barangay, nakatira, nakalista, at nakalista rin sa kabilang barangay na doon din kunwari nakatira at nakalista rin sa kabilang barangay. And so, duplication ang tawag doon. At marami naman, kaya nga maraming sumama ang loob ng mga lolo't lola natin noon, bakit yung patay na, nakakakuha pa, yung hindi patay, buhay, hindi nakakakuha. Alam po ninyo yan, mga lolo't lola ko. Hindi yan kaila sa inyo. No? O ngayon, madalit salita mga kababayan. Kaya ako nagpa-issue at sa tulong ng Paymaya, libre natin nakuha ito. Ang mahal po nito. Pero libre natin nakuha. No? Ito po yung ID ninyo. No? Ngayon, habang ginagawa natin ito, pinasok tayo ng krisis. Ngayon, mga kababayan, Mayor, tapatin mo kami. Ilan na ang nalinis yung pangalan? Okay. Ayan po. Maganda pong katanungan yan. Kung yan ang tanong ninyo habang nanonood kayo. Kung 150,000, ilan na ang nalinis nyong pangalan? Mga kababayan, ang nakumpirma na po natin, no? Nakumpirma na po natin. No? Sa ngayon ay humigit kumulang 80,000 na senior citizen. Okay? At patuloy pa rin tayong naglilinis kahit na walang opisina halos yung ibang departamento o ibang opisina, mga non-essential, kumbaga, ay pinapapasok natin para linisin yung mga pangalan at yung mga senior citizen na may hawak ng senior citizen card na hindi taga Maynila. At mga senior citizen na hawak na inimprenta lang sa University of Recto. Okay? So, kaya nakita ninyo, ni-raid ko yun. Naalala po ninyo. Kasi talagang pinipilit kong maging masinop sa paggastos ng inyong pera. Kasi gusto ko magbenepisyo taga Maynila. Ngayon, kakaiba lang ang sitwasyon ngayon, krisis. Wala tayong pipiliin. Ang gusto natin pairalin, puso, no? Pagmamahal, at malasakit. Having said that, mga kababayan, kagabi po, dinesisyonan ko yung mga about 3 a.m. kami natapos, no? No? O ngayon, ito po. Diba? Kulang-kulang 80,000. Ibig sabihin, malinis na. Na-compartmentalize na namin. Mayor, eh ang sumaya lamang 14,000. Pag-iisipin mo, may punto naman kayo. Tama naman kayo, mga lolo't lola ko. O, bakit naman kami? Eh, hindi naman namin kasalanan, Mayor, na magkaroon ng krisis. Dapat naibigay na sa amin yung card namin. Tama pa rin kayo. Kaya lang, who is to blame?
So not to point fingers to anybody, we're just trying to move forward and try to find a solution. Eh, Mayor, ano nga solution mo? Oh, mga kababayan, mga lolo't lola ko, ha? Sa awa ng Diyos, sa awa ng Diyos, huwag na po kayong mabahala. Pinawidro ko na po yung pera. Para na sa ganoon, malingon natin yung 65,000 na malinis ng data ng mga senior citizen sa lungsod ng Maynila. Ano pong epekto, mga kababayan? Ang tabayanan ninyo, ito po ha, Sabado, Linggo, hanggang Lunes. Kasi tapos na namin yung list, napakahirap po talaga. Ang hirap po talaga pag ang hinuhang mong gobyerno, walang database. Kami lang po talaga sa panahon, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, nililinis lang po namin talaga kung anong iniwan sa aming kalat. But that is water under the bridge. We're moving on. Pero sinasabi ko lang sa inyo ang buong katapatan ng sitwasyon. Oh. Pero pasasaan ba? Doon din ang punta natin. Tagumpay din ang pupuntahan natin. So ano pong ibig sabihin? Kung masaya na yung 14,000 na merong paymaya sa ngayon habang nag-uusap tayo, mga lola't lola ko, pipilitin ko po kayo maging masaya kayong 65,000 na natitira. Ibibigay po namin sa barangay ninyo. Yung listahan, kami naman ang may hawak ha. Oh, huwag niyo po sisisihin ang inyong barangay. Huwag po. Baligtad naman ngayon, unlike yung kakap, hiningi namin yung listahan sa barangay. Pero itong sa senior citizen, yung 65,000 na senior citizen na walang card, dahil may bago tayong batas, may bago tayong programa, na meron kayong allowance every month na 500. And that is January, February, March. Eh kaya ko naisip na ibigay na ngayon ng physical na cash, no? Physical na cash. Dahil alam ko kailangan nyo ng pera ngayon para mairaos ang kahirapang at hirap na dinaranas nyo araw-araw. Lalo na mga lolo't lola natin, mga senior citizen. So, ulitin ko ha, Sabado, Linggo, o Lunes. Pero, kanino nang galing ang listahan? Para po huwag sasamaan loob ninyo sa mga barangay. Huwag sasamaan loob ninyo pag hindi kayo napabilang doon. Yung listahan galing sa city government. Ibig sabihin, nalinis na po ito. At kung panahon na nalinis namin, may namatay, si chairman, kailangan niya isoli yung pera sa amin. Katulad ng kakap. Okay? Maliwanag po, mga kababayan. Mayor, unfair naman yan. Eh sabi mo, humigit kumulang 150,000 senior citizen sa lungsod ng Maynila. No, tama naman. Sabi ninyo, halos 20,000 palpak. Halos 20,000 fake. Halos 20,000 hindi taga Maynila. Halos 20,000 pinaboto lang kahit hindi ho nag-i-exist yung botante. And so on and so forth. Oh. Edi, most likely, merong 130,000 na senior citizen. Tama. Kung estima ang pag-uusapan natin, estimate. No? Mga kababayan, ha? I hope pinapanood nyo ito ng buho. Ha? Huwag yung putol-putol para po wala na tayong masyadong ipaliliwanag. Ha? And kung gusto nyo, balikan nyo ito mamaya, panoorin nyo ulit. So, Mayor, eh, binigyan mo 14,000, may card, may Maya card. Tapos bibigyan mo yung 65,000. So most likely, that's about 80,000 na senior citizen. Paano naman kami mga almost 50,000 na senior citizen? Hindi naman kami sasaya. No? Nakakaingit naman, nakakalungkot naman. Bakit yung kasama ko? Posible yan, ha? Yung asawa niya nabigyan, posibleng siya hindi mabigyan. Pwede po mangyari yun kung pareho silang senior citizen. Tama po ba? Ang sagot, opo, posible po. O ngayon. So, una, hindi na ako nagpapigil sa automation.
Ngayon, kahit matrabaho, kahit mahirap, papakiusapan ko na lang ang mga barangay chairman, ibigay sa inyo yung 1,500. Ano naman na solusyon mo, Mayor? Doon sa aming mga hindi kasama sa listahang binigay ninyo sa barangay na senior citizen. Ano solusyon nyo sa amin, Mayor? Paano naman kami? Okay. Ang sagot, simple. Meron pong bakanting papel kaming ibibigay. No? Para tong reconsideration letter ng barangay. So, ano pong ibig sabihin? Kung ikaw ay senior citizen, no? Kung ikaw ay senior citizen, at hindi ka nakasama sa bibigyan ng 1-5 sa lungsod ng Maynila, ililista ka ni chairman ng pangalan mo. Address, birthday, at voter precinct. Bakit to? Eh, kala ko ba kahit hindi botante? Hindi po. Bakit? Kasi yung batas na pensyon, maliwanag na nakasaad doon, dapat voter na senior citizen sa lungsod ng Maynila. Wala po akong magagawa sa batas na yun. Yun po yung batas. So, kailangan nandiyan yung voter's precinct number. So, ililista kayo ni chairman. Ibabalik sa amin yung liquidation ni chairman na binigay naming una. Pagbalik niya, may kasama ng mga hindi na bigyan na senior citizen. Maliwanag po. So, walang lusot sa problema, ha? Kumbaga, lahat ng problema, kinukumpronta natin. May proseso lang. Ulitin ko, 14,000 meron na nito. Good for you. 14,000 senior citizen. Good for you. Okay? So, nasa inyo na yung tigpa 500 noong January, February, at 500 sa Marso. Meron din naman 9,000 of them nakuha nila January, February, March. O ngayon, para mas marami pa kami maabot ng mga tagalungsod na nahihirapan ngayon. O, ibibigay namin January, February, March, 1,500 per senior citizen. Kanino? Sa barangay. Ilan sila? 65,000 na senior citizen. Okay. Mayor, yung mga hindi kasama sa listang pinrovide ng city government, anong gagawin? Ililista ni chairman. At dadalhin sa amin. Pagdating sa amin, ibabangga namin sa database. At pag kayo'y nando doon, at tamang kayo'y nando doon, marapat lamang na ibigay namin yung reconsideration. Okay? Maliwanag po ba? Alam kong hindi kayo makakasagot. Kung maliwanag, please comment below and tell us kung naliliwanagan kayo. Kung hindi naman pa maliwanag yung ginagawa ko, pwedeng simulan po ninyo yung broadcast na ito mamaya after the live. Reviewin po ninyo and please share it. So, meron tayong food box, tuloy-tuloy pa rin yun. May kulang pa, mahina ang supply nun, pero tuloy-tuloy pa rin yun. Pangalawa, lahat nabigyan na ng 1,000K except for additional remaining 14,000 na bibigyan na rin sa Lunes. Okay? Next, bigas sa lahat, 3 kilo. Matatapos yan Sabado, Linggo. Tingin ko tapos yan sa buong Maynila. Okay? Walang hindi mabibigyan. Maliwanag na yan, sobra-sobra na. Ngayon, pensyon naman ng senior citizen. Okay? Ibibigay na natin, hindi na ako makapaghintay ng pag-open ng quarantine, pipisikal natin. Ang magbibigay ng listahan, city government. Bibigay sa barangay official. For example, 1,000 senior citizen yung barangay, 1.5 million ang bibigay kay chairman. May pangalan yon. Hindi sila ang gumawa. Gobyerno ng Maynila ang gumawa. Pag hindi kayo napabilang sa bigayan ng 1-5, magpalista kayo kay chairman pero meron pong requirements. Kasi po, batas po yun. Hindi ko po yun discretion. Okay? Maliwanag po ba mga lolo't lola ko? Ayan po ah.
talagang naghahanap ako ng paraan para sa inyo, mga lolo at lola. O kayo naman ang lingunin ng pamahalaan. Alam kong nahihirapan kayo ngayon. At hayaan nyo naman, mga lolo at lola ko. Basta, mga kababayan, hanggat may magagawa tayong paraan, ay gagawin po natin. Maibsan ko lamang ang inyong pinagdadaanan na kahirapan. At nais kong pasalamatan, so malinaw na tayo ha, please, makisuyo lang, share this video sa inyong mga lolo't lola, mga kamag-anak at kapamilya, no? Nais kong pasalamatan yung ating mga empleyado sa city government. Patuloy tayo nagbibigay ng tulong, ng ayuda sa mga hindi taga Maynila na estudyanteng nag-aaral sa Maynila na na-stranded dito sa ating lungsod. At pinipilit natin in our own little way to reach them out dahil naawa din naman ako sa kanila na stranded na sila rito at hirap din siyempre, no, nowadays ang mga batang ito. Gusto ko lang maparamdam sa kanila na meron silang pansamantalang magulang na ang tawag ay gobyerno ng lungsod ng Maynila. Dahil alam ko po, nag-aalala yung mga magulang nila ngayon. So, pagdamutan nyo na yung aming nakayanan, no, sa mga estudyanteng na stranded sa lungsod ng Maynila. Nais ko pong pasalamatan ang UNICEF sa pag-donate ng bagong tents o triage sa Santa Ana Hospital na ating quarantine area ng ating military force. Ayan po. Maraming salamat, UNICEF. No? At nais kong pasalamatan COVID by Makati Youth. No? COVID by Makati Youth. Sila po ay ang tinatawag The Creatives, mga kabataang taga Palanan, Makati, na nag-aabot ng tulong sa mga homeless frontliners sa lungsod ng Maynila. At nais kong ipaalam sa inyo na ang ating pamahalang lungsod ay patuloy na nangangalaga sa mga homeless street dwellers sa ating lungsod na inilagay natin sa Delpan Sports Complex. Meron silang tent, may chicha sa umaga, tanghali, gabi, may paliguan, alagang parlor sila roon. Kaya lamang, meron pang ibang mga galing ng iba't ibang syudad na dito nagpupunta. Pakalat-kalat sa Maynila. Pipilitin natin akapin pa sila kahit na hindi sila taga Maynila. We'll try to do our best in our own little way to make you feel, to make everybody feel na merong pamahalang lungsod sa oras ng crisis na ito. So sa mga taga creative youth ng Palanan, Makati, maraming salamat sa inyo mga bata. At pagpatuloy nyo lang yan, na bata pa kayo ay marunong na kayo magmalasakit sa inyong kapwa. Dapat tularan kayo ng mga kabataan din ng lungsod ng Maynila. Although nakakatuwa dahil ang mga kabataang Bexi ng Maynila ay nagbo-volunteer sa atin yan, nagre-repack yan. Yung mga Bexi, yung Gay Society of Manila, Bexi ng Manila, no, sila ho, mga volunteer natin yan. Nasira ho lahat ang kanilang chinchansu, ang kanilang Everbelena, lahat ng Natasha nila sa mukha. Lusaw ang mga makeup na mga ate ko no, sa Gay Society at Bexi ng Manila. Maraming salamat sa inyo. Sila po nakakatulong natin mag-repack na mag-repack. Akalae mo, yung magaganda kong Bexi at Gay Society, nagbubuhat ng sako-sakong goods. Thank you very much. I appreciate you. Kakita niyo yung mga kabataan na yan. Nakita mo naman kahit hindi sila taga Maynila. Tumugon sila sa panawagan natin na pairali natin ngayon ay pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Thank you very much. Mabasa sana kayo ng ulan. Nandumami pa kayo. Okay. At maraming salamat kay Attorney Raul Creencia na dating DOTR Undersecretary sa pag-donate ng isang fabricated na testing booth. Ayan na naman, nagkaroon na naman tayo ng testing booth. Ayan po si Dr. Pox Pangan, ang ex-boyfriend ni Vice Mayor Honey Lacuna. Kasi asawa na siya ni Vice Mayor. Again, maraming salamat kay
Manong Romy, Batang. Oh, ito po, taga-Tondo po ito. Oh, RSRH Livestock Corp. 100 sacks of rice. Thank you very much. Manong Romy, Batang. No? Ang mga antigong taga-Tondo na magkakarne. At again, maraming salamat sa ABS-CBN Lingkod Kapamilya, Food Packs, and 70 boxes of shampoo, Miss Aileen Damiles, 20,000 assorted breads, Ina Villacorte, LDRA Trading, 1,000 trays of eggs, Mark Ignacio and Geraldine Pahinaga, vendors from Divisoria, 50 plastic bags of assorted vegetables. Ito po yung nagtitinda. Julius, after this, let me show them the updates sa Divisoria. Julius Siebra, Davis Paint, 15 boxes of noodles and 10 boxes of canned goods. Rosita Suliman Foundation Inc., 6,000 fresh eggs. Chairman Luarca and Council of Barangay 792, 5 sacks of rice. Mga kababayan, yan po yung mga tumutulong sa atin. Pasalamatan din natin sila pag may pagkakataon. Now, gusto ko lang kayo update. Medyo nagtino po yung blooming treat, no? Naglagay tayo ng bagong konting tweak sa plano at medyo effective naman. At may awaan Diyos, magtuloy-tuloy na yung social distancing sa blooming tree. Walang magre-relax, mga kababayan. Huwag kayong magre-relax. Maniwala kayo. Nakakahawa talaga ang COVID-19. O ngayon, yung Divisoria. Ito po ang Divisoria. Gumawa kami ng panibagong plano kung saan sinegregate namin yung mga truck. Makikita nyo sa truck, ano? Ayan po yung Divisoria na night market. Night market po yan. Dumarating po ang mga truck ng gulay at karne sa Divisoria na mga 5 p.m. sa pagpapaalala ng social distancing. Iwalay po natin, naglagay tayo ng railings. At ito na po ang itsura niya sa gabi. Ganito na po siya. Ayan po. Mas nilayo-layo natin yung mga tarima at naglagay tayo ng barandilya para mag-iwahiwalay ang tao. At pinapulisan pa rin natin. Ayan po yung gulay. Wag ko kayo malilito ha. Sa gabi lang ho yan, yung mga magugulay at magkakarne, yung wholesale. Dahil sa araw ho, wala tayong pinapayagang magtinda sa Recto, sa Juan Luna, sa Ilaya, at sa Soler, and so on and so forth. Kung ano nangyari dati, tuloy-tuloy pa rin yun. But itong magugulay ay patuloy na pinapayagan sa lungsod ng Maynila sa gabi. Pero may isang video kasi yung netizen, which is in fairness, tama yung video niya. Kaya, nung makita natin, ba, mukhang may kapabayaan ng kapulisyahan, ha? Mukhang may kapabayaan ng barangay. Ha? So, yung kapulisyahan mismo through General Miranda, our district director, came up with another plan. Ayan na po ini-implement ngayon sa Divisoria. Tuloy pa rin ang wholesale. Bakit po mahalaga ito, itong tindahan na ito? Ito ay tulong ng siyudad ng Maynila sa mga hindi lang taga-Maynila. Kasi po, yung mga palengke sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ay umahango ng gulay at karne dyan po sa Divisoria. So, mahirap para sa aming mga taga-Maynila, pero pinapakita lang namin sa inyo na mabuting kapitbahay ang lungsod ng Maynila at pinapayagan pa rin namin sila para maging normal lang ang daloy ng pangangailangan sa pagkain ng ating mga kababayan sa kani-kaniyang pamilihang bayan o palengke, madalit salita, mga kababayan. O ngayon, so katulad ng sabong, nung nakita namin totoo, inaksyonan natin. Divisoria, totoo, bingo, totoo. Pero ito pong susunod na fake. Ito naman o, fake ko ito. Papakita ko sa inyo, may nagpouso. Ipinapakita sa lugar sa Sampaloc, no? Yung, ang nagpouso niya, si Ronald Gunday. Inaresto na po siya. Inaresto po yung nag-post niya. Gusto ko lang maging fair sa inyo. While we listen to you, to your post na binibigay sa amin, thank you very much. We act on the matter as long as it is true and honestly done. No? Pag may masamang intention, papanagutin namin sa batas. Ito po si Ronald Gunday. Nagpuso siya di umano na nagaganap na tupada sa barangay 432. Ayan po. Papakita mo yung real-time video.
actual footage. Kasi o, siniyasat namin. Sabi ko sa inyo, sisiyasatin namin. Pero hindi kami magsasayang ng oras, kakasiyasat, upang malaman lang na fake. Pagka fake, at alam namin iba ang intention, papanagutin namin sa batas. At ngayon po, nais kong ipaalam sa inyo, si Ronald Gunday ay inimbestigahan na po ng Police Station 4 sa pagpo-post ng faking photo sa pamumuno ni Colonel John Giagi. At meron tayong kuha na CCTV bilang ebidensya na kung kailan niya yung pinost at sinabi niyang araw doon, kumuha tayo ng CCTV noong community at nakakuha tayo ng kopya na walang ganyang nangyayari. So madalit salita, yung picture na yan is an old picture na sa left side. Yung video o picture ngayon na nasa kanan, yan po yung ebidensyang walang katotohanan. So bakit mahalaga yan? Mga kababayan naman, pag hindi naman totoo, huwag na natin ipopost o re-repost. Kasi hindi po nakakatulong. Kasi kami tutugon. Kasi ang paniwala ko, tapat kayo. At ang intention nyo maganda. Which is, siguro for the first time, ngayon lang kami nakakita ng pic. Bye. Ba't ngayon lang kami nakakita? Eh kasi hindi naman kami natigil kakatugon sa inyong mga ipinakikisuyo. O, pero, pag pic, at masama ang intensyon, siya po ngayon ay nakakaharap sa kasong violation of RA 10175, Cybercrime Prevention Act of 2012, at RA 11469, Bayanihan to Heal as One Act. Yan po, yung dalawang batas na kanyang nilabag. No? Fake post, fake news, hindi ko alam kung ang intensyon niya guluhin ang damdamin ng tao na hindi naman dapat, okay lang kung totoo. Katulad ninyo, nakita ninyo yung pinost sa akin sabong. Kahit saan sulok pa sila ng Pilipinas, hahanapin ko sila. O, lalo't kung ginawa ng mga hindi taga rito yun. So, gagawan po ng aksyon ng lungsod. Pero para hindi maubos ang oras namin, kakapasok sa mga fake na post, o papapanagutin naman namin yung malisyosong post. O, siya po ngayon ay may kaso na. No? Yan po, mga kababayan. So far, kaya so far mga kababayan, yan po ang Capital Report. Mahaba-haba po ngayon. Isang oras at kalahati. Ayop na tiyagaan nyo yun. Pero kaya po ang pakisuyo ko lagi, mga kababayan, kapag nag-broadcast kami, manatili kayo at para lahat ng anggulo ng impormasyon ay makamit ninyo kasi yun yung impormasyong bilang giya o guide nating lahat. So muli, isang Biyernes na naman. Ngayong gabi ay kundi man nung kalabisan sa inyo, mga kababayan, isama natin sa ating dalangin ang mga frontliners, health workers, police, barangay, mga tao sa pamahalaan for them to succeed in fighting COVID-19. Isama rin natin sa ating panalangin ang mga sumakabilang buhay na ng mga frontliners natin sa kanilang pamilya. Maraming salamat sa inyo. Sa mga naulila, maraming salamat sa inyo. Naulila ng frontliners. At ipanalangin din natin na sana ang mga sakit ay hagkan ng kamay ng Panginoon Diyos. Na sana sila'y gumaling na. Sa mga nahihirapan, sana bigyan ng kalooban ng Diyos ng kagaangan sa buhay. At sa ating mga tagalungsod ng Maynila, lagi ko sinasabi sa finance, tayo rin ang magkikita. Kaya po, walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Manatili kayo, abangan ang aming mga broadcast para sa sapat na impormasyong inyong kakailanganin, lalo na patungkol sa kinakaharap nating krisis. Ngayon, mga kababayan, isa na lamang po ang kulang na recipe
para mapagtagumpayan natin ang laban natin sa COVID-19? Kayo na lamang po. Kaya sana makiisa po tayo mga kababayan. Nasa mga inyong gawain ang katagumpayan ng laban natin sa COVID-19. Sa ating Pangulo ng Bansa, Mr. President, maraming salamat sa tulong na ibinibigay niyo sa Maynila. At mag-ingat po kayo. Isasama namin po kayo sa aming panalangin. Sa iba't ibang bahagi ng gobyerno, maraming salamat. So hanggang dito na muna muli, mga kababayan. Hanggang bukas, para sa aming panibagong update, at pagpalainawa kayo ng Pong May Kapal. Magandang gabi po. Manila, God first. Maraming salamat po.